sinisimulo ng mga linggo ng aming paghihintay. Harinawa ang mga liwanag na magbubuhat sa mga kandila ng korona ay kumatawang sa mga rin ang magbalik-loob sa iyo. O Panginoon namin, ang mga panalangin namin sa mga araw ng Advento ay mag-aayon sa amin tungkol sa kalinisan ng kalooban upang maging karapat dapat sa pagtanggap sa panunubos na maluwalhati niyang pagbabalik. Ang lahat na ito'y aming nihiling sa pamagitan ng Jesu-Kristo ng anak mo na nagbubuhay na kahalin ko sa mo at ang Espiritu Santo magpasawalang magka. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo ay sumayin niyong lahat. At sumayin niyo. Simula ngayon ang panahon ng Advento. Ngayon din ang simula ng pagdating ang kaulugan ng Advento. Panahon ito na maghahanda sa kabasbuhan at sa pagdating ni Kristo sa kalabusan ng panahon. Sa katunayan, ang pagdating ni Kristo sa tuwing ng kapangyarihan at kaluwalhatian, ang puso ng Ebanghelyo ngayon, naway pagdiwang natin ang dakilang panahon na ito bilang kaloob ng Diyos. Malugod nawa natin tanggapin ang pagdating ng Panginoon sa bawat punto ng ating buhay. Maranata. Halina, Panginoong Yesus. Aminin natin ang ating mga salamat tayo maging marapat sa banal ng pagdiriwang. Panginoon, ito ang panahon upang magising kami at iwan ang mga kawain masama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, Panginoon, inimong mo kaming mga huwag magbumot sa kalakatakawan at pagalasin. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, inimong mo kaming huwag buhos sa aming isip sa maintindihin sa buhay na ito. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawalan tayo ng mga pagyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama naming mga pagyarihan, bigyan mo kami ng
kaibigang tumaak sa landas ng kabutihan. Sa pagdating ni Kristo, makasalubong nawa kaming may mabuting gawa upang kabilin niya sa gawing kanan kami ay pangabisan sa iyong pinag-aharian. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinabi pa ng Panginoon, dumarating na ang araw na tutuparin ko ang aking pangako sa Israel at sa Juda. At sa panahon iyon, pasisiguring ko ang matuwid na sa namin tabi. Pahirapin niya ang katarungan at ang katwiran sa buong lupain. Sa mga araw ng iyon, maliligtas ang mga taga-Juda at mapayapa mamumuhay ang mga taga-Jerusalem. At sila'y tatawagin sa pangalan ito, ang Panginoon, ang ating katwiran, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Thank you.
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, palaguinawa at pag-alagi ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao, tulad ng pag-ibig namin sa inyo. Kung ito ang mangyayari, palalakas niya ang inyong loob. Sa gayon, kayo'y mananatiling banal at walang pagpintasan sa harapan ng ating Diyos at Ama hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Jesus kasama ang mga hinirang niya. Isa pang bagay ang ipinapayo namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Sana'y lalo pagpagbutihin ninyo ang pamumuhay ninyo ngayon, pamumuhay na ayon sa inyong natutuhan sa amin, upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Diyos. Batid naman ninyo ang mga aral na ibinibigay namin sa inyo buhat sa Panginoong Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mag-ingat kayo.
Mag-ingat kayo sa mga bagay na nakikita natin sa daigdig na ito, sa katakawan ng pagkakasing, at mabuhos ang inyong isip sa maintindihin sa buhay na ito. Makakabutan kayo ng araw na iyon na hindi handa, sabagat darating dyan ang di inaasahan ng tao sa buong daigdig. Maghanda kayo sa wadala sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas. So bahagi po ng ating pagkilos, sabi nga natin ng nakaraang linggo, sa pagdiriwang natin ng Kristong Hari, na si Jesus ay maghahari sa katapusan ng daigdig. Bahagi po ng ating paninilay at yung sabi na natin ay yung selebrasyon ng Kristong Hari ay ang huling linggo sa kalendaryo ng simbahan, para po ng simbahan. Tapos na ang 2015 para sa kalendaryo ng simbahan. Tayo ay nasa unang araw ng 2016. Yun ay sa kalendaryo ng simbahan. Sa kalendaryo ng simbahan, doon pa. Sa January 1 pa. Kaya bahagi yun ang pagkilos natin na kung saan ay pinamamanig sa atin ang buong metapano na kinakailangan natin ng pagandaan. At ano po yung dapat natin ang pagandaan sa bagong taon na ito? Pagandaan natin ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang sabi ngayon, Adviento, pagdating ni Jesus. Ang pagdating ng kanyang kapanganakan, ang ating pagsasamba sa kanyang pagliligtas na dulot ng kanyang pagkatawag tao, pangaral, paghihirap, pagkamatay sa krus, at muling pagkabuhay. Kaya nga po, masabi natin na ang taon na ito, kapag sinabi namin na 2015 or 2016, AD, anong ibig sabihin ng AD? Anong ibig sabihin ng AD? Pagkabati ng beses ko na nabanggit, Anyo Domine. Anong ibig sabihin ng Anyo Domine? The year of our Lord. The year of the Lord. The bilitera. Anno Domini. So, ibig sabihin, kapag sinabi, 2015, in the year of the Lord, 2016, sa kalendaryo ng simbahan, ngayon ay 2016 na, in the year of the Lord. Ibig sabihin, ang pamantayan natin ay ang taon ng ating Panginoon sa Kristo, ang taon ng kanyang pagsiga sa daigdig na ito, 2016. So bahagi yun na kung saan ay ito yung pinaghahandaan natin, ang kanyang pagsiga na makita po natin na kung saan ay higit po natin maunawaan na tayo ay liwanagan. At ano yung nawa makita natin halimbawa at pagkilos na gagawin po natin sa taon na ito ng ating Panginoon? Itong nakalipas na taon, hayaan niyo po na yung aking sinabing taon. We speak of the liturgical calendar. Sabi ko nga, ngayon sa kalendaryo ng simbahan ay 2016 na.
unang araw. Yun po yung reference natin. Pag sinabi natin sa taon na ito, tumutukoy tayo sa kalitawan ng simbahan. Yung nakalipas na taon, ang pinag-iwang natin ay Year of the Poor, the Gaze of Love, Mercy, and Compassion. Year of the Poor. At sabi nga rin natin sa Diocese ng Simbahan ng San Pablo, ipinag-iwang natin ng Year of Love. Ngayon po, ay sa Diocese ng San Pablo, ay Golden Jubilee. Kami kanina ay galing kami San Pablo sa pagdiriwang ng Golden Jubilee of the Diocese of San Pablo. Pero ngayon, makalipas itong Year of the Poor. Ano ba kayong tinuturo sa atin ng Year of the Poor? Sino ba ang mga tupa? Kasi para makita ko natin kung anong sabi niya ni Jesus, no? Kinakailangan natin ng lakas para ako makaligtas sa lahat ng masamang pangyayari. At makaharap sa anak ng Diyos. To stand firm in the side of God, on the side of God, in the ways of our Lord Jesus Christ. Manatiling manatag na nakatayo sa harapan ng Diyos. At ano po yung naituro natin sa Year of the Poor? Na makita po natin, halimbawa, bilang bahagi ng ating paninilay. Sino po kayong mga dukha? Sabi nga po natin ay tayong lahat ay mga dukha. Bakit tayo tinawag ng mga dukha? Sabagat tayong lahat ay nangangailangan. We are poor because we are in need of. Nangailangan tayo kumain. Nangailangan tayo na makakita para maayos namin yung ating gawain. Nangailangan tayo na mag-aral para tayo ay matuto. Kinakailangan sa pamilya. So, tayo lahat ay mga dukha because we are all in need. Na sa lalo natin bibigyan ng pansin yan doon po sa aking recollection bukas ng gabi, sa ganawan ng ikawalo ng gabi. Dito rin po ako sa aking parokya, sa aking Advent recollection. Bukas alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. So ano po yung makakalakit? Ang tayo lahat ay nangangailangan. Marami tayong pangailangan na nakikita natin sa daigdig na ito. Pero naman, sa ayon din po sa ipinahayag ng Ebanghelyo, no? Ay pag-ingatan natin bakit? Dahil sa ating pangailangan, ay no, huwag tayong mabungon sa katakawan o paglalasing. Huwag tayong mabungon sa ating isip sa itindihin sa buhay na ito. Kasi kumisan gawa ng ating pangailangan, alas kumisan masira yung ating utak. Ha, kailangan ko ito. Anong gagawin ko? Kailangan ko ng pampayad ng kuryente. Kailangan ko ang pang-tuition ng aking anak, ng aking pamangkin, ng aming apo. Kailangan ko ang pambayad sa ang pangunahing pangailangan sa bahay. Ano sabi ni Jesus? Huwag tayo magumot sa katakawan at pag-alasing. Huwag tayo huwag mabuhos ang inyong isip sa maintindihin sa buhay na ito. Bagamat marami tayong pangailangan. At nawa, makita natin na sa gitna ng ating kahirapan. Kasi yun ang ibig sabihin ng po. Because we are in need. Sino ba kayong mayaman? Ay, mayaman ay walang kailangan. Hindi mo kailangan magtrabaho kasi may pera
Hindi ko na kailangan tulong mo. Kasi marami ang katulong. Hindi ko na kailangan kumain kasi busog na ako. Sino kaya ka? Those who do not need anything. At sino lang talaga yung mayaman sa daigdig na ito? Walang iba kundi ang Diyos. Siya lamang tutusin ang mayaman. Pero dahil sa kanyang pagmamahal sa tao, siya'y nagpakahirap. Naging tao katulad natin para maintindihan natin yung kahalagahan ng pagiging mahirap sa harapan ng Diyos. At ang sabi ko natin, ano yung naituro sa atin sa iyong gabo? Na sa gitna ng ating pangailangan, anong hamon na ibinibigay niya ko sa atin? Na ang kinakailangan natin papunuan ang mga bagay na mas mahalaga, hindi yung mga bagay na iniisip natin sa daigdig na ito. At tutusin ko, itong taon na ito, sa kalendaryo ng simbahan, 2016, yung bibigyan ko ng pansin ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, sino? Year of the Eucharist and Year of Family. Nasa gitna ng ating Panginoon, huwag natin kalimutan na ito yung talagang dapat natin huwag kalimutan. Huwag natin kalimutan na ano? Kailangan natin ang Diyos. Kailangan natin ang ating pamilya. Sabag may mga taong nakalimutan na ang Diyos. Bagaman pwede sabihin nila, hindi ko nakalimutan ang Diyos. Pero ano, hindi na nagsisimba. Ay, hindi mo na kailangan ng Diyos. Hindi ka na nagsisimba eh. Hindi ka na naihingi ng tulong sa Diyos. Kahit nasabihin mo na kailangan mo ang Diyos. May mga tao wala nang dinudos, kundi ano? Ang pera, ang trabaho. Yun nilang ang kanilang pinahalagang kaya. Kahit na araw ng Linggo, trabaho pa rin. Kahit na yung araw para sa Diyos, trabaho pa rin. Bakit? Kasi ito yung panyayang ibinibigay ng buong ikawal. Kung ano? Huwag mabuhos ang inyong isip sa maintindihin sa buhay niyo ito. Everybody needs everything. Pero huwag natin kalimutan na ano. Bagaman, marami tayong pangailangan sa daigdig na ito na ang tunay na mga tuka sa harapan ng Diyos ito na nangangailangan ng Diyos. Yun ang huwag natin kalimutan na nangangailangan ng Diyos. At kung tayo ay nagtatrabaho at hindi man lang tayo nagsisimba, ay, kailangan ba natin ang Diyos? Hindi. Kahit nasabihin kong kailangan mo ang Diyos, hindi ka naman nagsisimba. Ang nasa isip nyo, kailangan mo magtrabaho. Ang trabaho ang solusyon sa problema mo. Hindi ang Diyos. Sa oras na mawala ang Diyos, sunod-sunod na yan. Masisira na yung pamantayan sa buhay. Hindi mo na mapansinin yung panyayan na ibinibigay ng buong may kapal. Kinapakalaga ko. Kaya itong 2016, ang tema na bibigyan pansin ay on the Holy Eucharist. Kaya nga po, yung International Eucharistic Congress na gagawin sa Cebu this coming January, ito na tuloy dito. Christ in the midst of our life. Saan? Dito sa banal na Eucharistia. Ang Diyos sa gitna natin. Ang Diyos na nakikipamuhay sa atin. Ang Diyos na kung saan ay naging kabilas
isa ang tao. Kaya ba ng Diyos yun? Yes, kaya ng Diyos. Bakit? Dahil sa pagmamahal niya sa atin. He is so rich enough that He made Himself poor in our sight. Ang ganda, no? Sa lahat, kanal, mayaman ang Diyos. Pero hinayaan na siya maging mahirap sa adyo ng tinapay at hala para lamang makasama ang tao. Pero po, no? Huwag natin kalimutan. Beneath God, kailangan natin ang Diyos. Kaya po, sa mga susunod na mga pagkataon niyo, nang bibigyan natin ng higit ng pag-inilay, na kung saan ay bibigyan natin ng pansin, yan po yung maging tema ng ating pagdiriwang. Kasama na rin dyan yung ano yung God's mercy. Kasi mapasok pa rin po yung jubilee of mercy. Tsaka yung jubilee year of the Diocese of San Pablo, yung elemento ng pagpapasalamat, that is the reason of jubilee. Hindi yung Jollibee, kasi halos magkapareho. Jubilee, Jollibee. Okay. Yung Jollibee, pagkain yun. Jubilee, yung sabihin ay 50 years. Dahil yung tumutukoy sa kagandahan loob ng Diyos. On the richness of God that He made Himself poor to be with us. Pangalawa, sabi ko nga, pamilya. Pamilya, bago ang sarili. Yung kahalagahan ng pamilya. Patuloy natin binibigyan ng pagpapahalaga. Kasi saan po natin ingin na makikita yung mensahe na binibigay ni Jesus sa loob ng pamilya. Sa oras na manindas ka sa pamilya, napakarami yung problema na inaharap tayo, lalo-lalo na yung panahon na ito. Marami yung problema na inaharap ang pamilya. Kumisan po yung mga bata, no? Ay mabigat na yung kanilang dinadala, gawa ng pamilya. Ba't pa kayo nagtatrabaho? Gawa ng pamilya. Pero ano nangyayari? Wala nang panahon para sa pamilya. Bakit? Trabaho na lamang ang trabaho. Nakalimutan na yung pamilya. Eh, pero pag tinanong mo, bakit ka magpapakahirap? Para sa pamilya. Pero wala ka na ngayong panahon sa pamilya mo. Bakit? Trabaho na ang hinuna mo. Hindi na pamilya. Kaya po yung araw ng Linggo, para po sa akin napakahalaga. Yung araw ng pamamahinga, bakit? Yung araw ng pamamahinga, ano? Para sa Diyos, una natin sa lahat. Pangalawa, para sa pamilya. Eh, Father, call center agent ako. Ay, kami ay ang aming dayo ay mabago-bago. Next week, ang dayo ko ay Monday. Susunod na week, Friday. Susunod na week, Saturday. Paano ako makasusumba pag-araw ng Linggo? Alam nyo, just to give you an example, yung mga kapatid natin na nasa abroad, lalo-lalo na ako sa mga Muslim countries, yung araw na kami na nila din yung Biyernes. Kaya ang ginagawa ko ng pari doon, yung misa ng araw ng Linggo, ginagawa nilang misa sa araw ng Biyernes, doon sila nagbibisa ng para sa araw ng Linggo. Ngayon, kung kayo halimbawa ko, ang trabaho ninyo ay talagang hindi kayo maka-absent ng araw ng Linggo, doon kayo magsimba sa araw ng inyo, day off. Doon kayo magsimba. Para paano ka? Hindi ko nakakalimutan ang Diyos. Hindi ko nakakalimutan ang Diyos.
ay babaan pa din yung family day. Kasi, halimbawa po, ang aking day yung kay Martes. Paano kami makalalakad din ang pamilya kapag Martes? May pasok sila. May pasok ang aking mga anak. Paano kami makapag-banding din ang pamilya? Kung halimbawa po ang inyong negro kay Martes, lumabas kayo na Lunis ng gabi. Lumabas kayo ng Lunis ng gabi. Ito naman ay isang araw lang naman doon. Ay di at least masayon na lang. Mayroong kang panahon ay binigay sa iyong pamilya. Sa lingkong ito, bakit? Ay kahit pa paano ay kayo ay nagsama-sama sa araw na ito. O di kaya, masabi na ako, sige, tayo ay may family day ngayon, kahit sa bahay lang ninyo. Alam nyo, yun po, huwag natin kalimutan. Dalawang bagay ngayon po, na huwag natin makita na kung saan ay kailangan natin. Na huwag, ito yung magiging mukha sa harapan ng Diyos. Magiging mukha, bakit? Kailangan natin ng Diyos. Maging duka dahil ano, kailangan natin ang ating pamilya. Yan po yung bagay na kung saan huwag natin kalimutan. Sabi ko, isang sabi na natin, we are too preoccupied of the things of this world. Nakalimutan natin yung dalawang bagay na ito. Nakuntusin po yung muling pinaalala sa atin. Nito taon ng mga dukha. Kaya kung makasabi natin, kung talagang naiintindihan natin yung taon ng mga dukha, kung talagang dukha-dukha tayo, ito yung talagang ito ang hindi mawawala. And these two fundamental needs na na anumang katatayuhan mo sa daigdig na ito. Kailangan po ang Diyos. Kailangan po ang ating pamilya. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat na may gawa ng aking katuluhan. Sumasampalataya ako na Jesu-Kristo ang isang anak ng Diyos. Panginoon natin lahat, ang atawang tao siya lahat ng Espiritu Santo. Ipinanganak ng Santo Maria Mire, pinagpapasakay ni Poncio Pilato, ipinago sa krus ng mga tayo pinibig, na naawag sa Panginoon, tingin mo ang amin.
Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Panginoon, pagpalain mo ang mga pinuno ng simbahan. Gabayan nawa nila kami upang huwag mawalay sa aming isip at puso ang langit na handungan namin lahat. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Panginoon, pagkalooban mo ang aming bayan ng kapayapaan at pagtibayin ng aming loob upang gawin namin ang matuwid at nararapat. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Panginoon, gabayan mo ang mga pinuno ng pamahalaan at ang mga humahawak ng kapangyarihan. Maglingkod nawa sana sila ng tapat at walang pag-iimbot sa bayan. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Panginoon, ahayin mo sa liwanag ng bagong buhay ang mga inaalipin ng kahalayan, pagwalang bahala, mga bisyo, pagkamuli at inggit. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Panginoon, bigyang pag-asa mo ang mga nahihirapan sa buhay. Makatagunawa sila ng kalina, lakas, pag-asa, at kagalakan sa iyo sa pamamagitan ng kanilang kapwa-tao. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Diyos, Amang nasa langit, tingin mo ang panalangin ng iyong bayan. Sa pagaling ng Panginoon, makapagpuanawa niya kaming sumasampalataya. Puspos ng kalalakan, pag-asa at pag-ibig sa puso. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen.